yan. Kakalanding lang po ng aeroplano namin dito sa San Francisco International Airport. Mahaba po pila kaya nasa bandang dulo po kami, kaya mamaya-maya muna kayo nang tatayo at papakita ko sa inyo. Salamat sa Diyos sa magandang biyahe. We arrived safely po dito sa San Francisco. So mamaya sabay-bayan niyo po para paglabas po ng aeroplano hanggang doon po sa immigration, hanggang customs, hanggang sa makalabas po dito sa airport po, mauwi po sa bahay. So kamamaya. For further information or assistance, please do not hesitate to call the name of our ground personnel. Thank you and welcome to San Francisco. Passengers may now disembark. Thank you. Sorry po. Wheelchair para kay Manuel. nasa vlog ko kayo. Wheelchair para kay Manuel. Hello. Ito, fashion. Area po ng International Airport ng San Francisco. Nakalabas na po ako dito sa arrival area. Dito po, naghihintay na lang po ako ng sundo, no? Tumawag na po ako sa bahay para masundo na po ako dito. Medyo tinamad na ako mag-commute, kaya no? Ano na lang, pasundo na lang. Medyo pagod na rin sa biyahe. Halos 24 hours na tayo, I guess, na nasa biyahe mula Pilipinas hanggang dito. So, okay naman, although kanina na-hold ako sa agriculture kasi binuksan ulit yung mga bagay ko, kinek kung may mga agricultural products. Kailangan, kasi kuminsan random-random lang yung pag-check ng mga customs officer.
tinitingnan nila kung may mga banned na product na dala-dala mga pasero, okay naman para sa safety, no? Okay, so ito na mga kababayan, maraming salamat. Salamat sa Diyos sa biyaheng maliwalas at ligtas. Ito, so kita-kita po tayo din. Bye! Ito mga kababayan, napansin ko lang itong pagdating namin, isang flight lang po ang dumating, yung galing po Pilipinas, yung sinakay natin yung Philippine Airlines, no? Flight TR-105 o 104. So yun po, magta-turn around mamaya-maya, babalik din sa Pilipinas. So yun nga, medyo ano pa rin dito sa airport, kukunti pa rin ang tao, no? Konti pa rin ang biyahe, although yung sinakyan natin na flight almost full na po, no? Hindi po siya fully booked pero almost full po. Hindi po normal, dati kasi halos 50% lang hinakarga nila. Ewan bakit nagkaga na, no? Na sobrang dami nang kinaga nila po sa aerobis line. Anyway, ganun talaga. Dapat kasi January 11 yung flight ko, nerebook po nila na din January 13. Ewan ko, inisip-isip ko lang, baka ako tinagsama na yung ano, mga pasahero ng dalawang flight. Nilagay na lang sa isa para siguro naman makatipid din. Isang biyahe na lang na aeroplano, no? Dito ako, makasama ko mga naghihintay din ng mga sundo. Halos siyempre alam niya na Philippine Airlines halos 100% na, halos lahat Pilipina ng mga ano, kagda ang ilan-ilan lang na may mga puti, no, kasabay namin doon sa buhay. So ito siguro yung sundo ko darating in siguro in 10 minutes, mula dun sa bahay kasi normally ano yan, hanggang dito abuti lang ng mga 12-13 minutes kung medyo mabilis ng konti. So almost 10 minutes na tayo naghihintay. So most likely mga in 5 minutes bagal na yung 10 minutes nandito na sila. Okay, tuloy ko mamaya pagdating ng aking sundo. Dito na ang aking sundo. Aking sundo. Hello. Thank you. Ayos. Ito na. Hello. Agriculture. Kitsak pala na course mo na dandaman. Hindi ka tayo. Ay, sa nas day mat iday. Una ka lang na rin, Jake. Sinalusod na pa, Jay. Sinalusod na pa, Jay. Jay, immigration officer nga. Kwa. Sinalusod na pa, nagtrabaho ang tete. Kung ka mag-teleport, nagtrabaho ang emergency radio. Eh, yung kabel na pala ito siya. Agriculture. Okay lang. Hindi kita ikwalan, hindi kita switch, hindi ko. Hello mga kababayan, eto na, nakarating na ako dito sa amin, ito yung bahay. Ito yung bahay namin dito, bahay ng aking kapatid. Dito tayo. Ayos natin yung kwarto doon sa baba. Okay. Pagod mga kababayan. So abangan muli ang
susunod na video, no? Okay naman yung biyahe natin. May konti lang aberya pero in-inspection kasi yung ating mga bagahe sa Department of Agriculture. Kala kasi nila may dala tayong mga yung mga karne, ganun, mga gulay-gulay, prutas na fresh, ayaw nila kasi yun. So nakita nila yung bag, wala naman laman, so pinalusot tayo. Okay, so hanggang sa muli, back to normal. Dito na tayo sa Amerika. Bukas marami tayong ano gagawin, no? Maasikaso yung mga papeles, ito yung mga appointment sa mga doktor, gano'n. Kasi nung wala ko dito, nagpa-follow up na sila. Gano'n dito eh, medyo maganda yung health care system nila. Kasi pag naka-schedule pa sa mga check-up, pina-follow up talaga, tinatawagan ka, nare-remind ka na kailangan magpa-check-up ka, gano'n. Hindi ka sulad sa atin na sa Pilipinas na bahala ka na sa buhay mo. So yun ang mga sikasoy natin bukas. So muli, abangan nyo yung aking mga susunod na video sa panibagong adventure natin dito sa pagbabalik natin sa Amerika. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood ulit sa aking video. Hanggang sa muli, mga hindi pa po nagsubscribe, paki-hit na lang po yung like, paki-hit yung subscribe button, na tapos yung notification bell, at kung po pwede po, kung hindi kalabisan eh, ako'y humihiling na paki-share po sa mga kaibigan nyo para lang sa ganun eh, dumami po yung ating subscriber para maabot na po natin yung minimity nating 1,000. At siyempre yung mga taga-subaybay, huwag magsawang manood ng video para sa ating requirement, no, na watch hours sa ating mga vlog. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat, stay safe po, ingat sa COVID, mag-ingat kayong lahat, bye-bye.